Pero kasi sir, yung sinasabi nyo kanina, nakausap ko mismo yung YouTube team about doon. Mm-hmm. Bali kasi 'di ba parang lumalabas na swerte ako na hindi ako na-copyright. Kasi sir, ano, meron na akong halos 300 videos at hindi siya matuturing na swerte kasi sinabi sa akin mismo ni YouTube team na pwede akong gumamit ng ganito, 5 to 10 seconds clip ng walang sound basta pure narration. Oh. So kahit anong clip ilabas ko, kahit movie clip, pure narration, ina-explain ko, si Iron Man may suot na helmet, okay, hindi, walang magnonotip sa akin na copyrighted ako. Ilang parang seconds daw? 5 to 15 seconds, okay lang. Basta, paiba-iba. Opo, paiba-iba. Bale, unang part, 5 to 15 seconds, hindi mo pwedeng ituloy-tuloy. Dapat yung last part na yung ikakabit mo sa unang part. Parang ganun yung sinasabi sa akin ni YouTube. Kaya galing kay YouTube ano to, creator? Ah, YouTube sa... Sa chat, sa YouTube studio. Doon. Please share natin sa mga magtatanong sa atin yan. Kasi madalas may nagtatanong sa atin yan, gaano ba kahaba yung ano, yung ilang segundo ba? Kasi nakalagay sa mismong policy nila, sa myth buster nila, regardless sa oras, di ba, nakalagay yung wait lang kasi kay JDL. Kasi regardless tama, sa oras, pwede ka makopyright. Tama rin po kasi sabi ni Sir kanina, sino ba to? Sir Jello po ba to? Opo. Tama kasi sinasabi niya na hindi yun sakop ni YouTube eh. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na regardless sa oras kasi may mga bansa na may higpit na ayaw nila ng kahit konti lang. Di ba, sir? Kaya, tama picture nga eh. Merong copyright eh. Ang kinakatakot ko lang, ano, dahil nagigay ng traction yung channel mo. Maaari ka kasing, anong tawag doon? Yung court order na, yung hindi na dinadaan. Lalo na kung ano, sa isang sa isang may-ari tapos maraming video niya ginamit. Alam mo, no? Pag lumalaki ka na, syempre may may hit sa iyo, may magre-request sa iyo, may mag-aano. Sa bagay. Meron akong gustong idagdag sa ano. Go ahead, KGDL. Sa Sapira. Hi, KGDL. Hello po. Good evening, sir. Na starstruck ako, mga bigatin eh. Well, nilakasan ko lang loob ko. Idadagdag ako sa sinabi ni Selexic TV kasi ako kasi nagpapatugtog ako nung madalas ako makapiright sa music kasi mahilig ako gumamit ng music. Sabi ko, pagka nanonood ako ng concert kasama yung asawa ko, paano ako gagawa ng content about sa concert na hindi ako makakapiright? So ginawa ko kay Elanis, kada yung kanta na magandang kanta niya, ako naman yung nagbibideo kaso syempre malakas yung sounds no? So tapos ninanarrate ko para kung binabalita ako kung ano yung nangyayari. Ginagawa ko every 4 seconds nung kanta, noong sikat niyang kanta na compilation, yun yung nilagay ko sa videos. Hindi ako na-copyright doon. Mm-hmm. No? Tapos nung nanood na naman ako ng concert ni Eddie ng Pearl Jam. Mm-hmm. So halimbawa, ang kinanta nila ang kanilang mga all-time favorite hits na Alive, tapos kakanta yung Alive, yung chorus, mga 4 seconds, 6 seconds, putol. Tapos, Don't Call Me Daughter, chorus na naman, 4 seconds. Ginawa ko yon, tapos hindi na naman ako na-copyright. Pero yung dati, yung mga long, long time ago, 6 years ago, pag pinost ko sa YouTube yung kalahati copyright yung kanta, agad. Oo, copyright agad. Minsan, block pa. Block diretso yun. Oo. So, ganun. Hanggang ngayon, eksperimento ko uli pag may pinanood akong concert. Basta guys ha, ito yung sa akin ha. I am very thankful na isinishare niyo sa amin yung mga bagay na yung alam mo dito yung ginagawa niyo na lumulusot. Pero when it comes to policy, ang akin lang is magkaiba yung lumulusot sa kung ano yung pwede. And if it's lumulusot, that's good. We might be able to yung sabi ko nga, yung sharing natin dito, yung tips natin na maaring pwede kasi mahirap kasi mababalikan. Kasabi mo manong buto, pwede yan, pwede to. Di ba? Tapos makakaya kayo mabalikan eh. Basta sineset lang namin yung expectations ninyo na ay, lumulusot pala to. Pero, ang pag for example, na sample lang, ninyo, di ba, hindi natin pwede sabihin na, ay, bakit si ganito, ba't si ganyan? So, wala tayong turuan. Ang sinasabi lang natin is, based experience nila, based sa pagkakausap ng Selexic TV, sa YouTube creator team, na basta ganun nga daw, kahit 15 seconds yung clip, hindi tutuloy-tuloy, may narration siya. Kasi sa fair use naman nakalagay yun eh, na it's giving you the right to use a content or isang creation ng iba, copyrighted material na kahit walang permission for the purpose of commentary, narration, research, for mayroon pa dong iba. But again, it doesn't, again, kahit pa under failures kasi minsan kapag nakaka-affect rin siya sa economic value ng ano mo,
'di ba? Pwede ka pa rin yung i-claim. And usually nagkakaroon naman ng settlement. But ang atin lang is I'm just setting expectations so we know what to expect kung mangyayari man 'yun. But we're not telling na wag itong gagawin kasi malilimit kayo eh. Ayoko naman kayong ikahon na ay wag itong gagawin, wag itong gagawin. No. Sinasabi ko sa inyo yung policy so you are aware para kung may mangyari man, buntot nyo, hila nyo. Pero sa klase ng content na meron siya talaga kasi research naman eh. You really research. Have to find other resources, mapapicture man yan, mapaano. Pero yun yung sasabi ko nga, kahit nga picture may copyright eh. So, what more yung 10 to 15 second na video? There's still a chance. Pero hindi ko sinasabi na wag niyong gagawin kasi nga, hindi ko sinasabi, ayokong ikahon kayo na ito, hindi niyo pwedeng gawin yan, hindi niyo pwedeng gawin yan. You still have to experiment kung ano yung lulusot, ano yung pwede, and magagamay niyo yan eh. Meron nga tayong mga kaibigan na ano eh. Master na ang pag ano yun, pag-raise ng mga content eh. Oh, totoo. Naalaki yung kinikita eh. Diba? Sino ba naman ako para anhin sila? Para kumikita sila doon ng 100,000 per month. ang pwede lang magsabi ng copyright ay ang court. Yung ginagawa natin sa YouTube, claim lang yun. So, hanggat di sinasabi ng korte na may paglabag ka, hindi ka lumalabag sa copyright. Yung mga nararanasan po ninyo, claim yun. Claim. Yung korte lang ang pwedeng magsabi sa inyo kung kayo ay naglumabag sa copyright law. And yun nga, usually siguro kasi pag 5 to 15 seconds, hindi na-detect ng owner eh. Hindi sir, bali ano, base talaga sa karanasan ko sa 2 years, never ako na-copyright. Ngayon, may video ko na 2 minutes yung kinuha ko sa kanya, full narration, full explanation, tapos chinat ko si YouTube Studio, kung nag-notif ba dun sa owner na yun na kinuha ko yung video niya. Sabi sa akin ng YouTube team, hindi. Hindi yun magno-notif kasi based on reviewing your video, full narration yung ginawa mo, pinaliwanag mo isa-isa yung mga nangyayari, kaya wala tayong magiging problema sa copyright claim. So, hindi kami nag-notif sa kanya na may copyright claim. Kasi base talaga sa 2 years experience ko, sir, mula unang video ko, wala akong copyright ni isa. Kaya, chinek ko na rin si YouTube team kung bakit nagkakaganon. So, yun yung explanation nila sa akin. Kasi kung mapapansin nyo, sir, wala akong parang tuloy-tuloy yung salita ko, walang dead air. Purong explanation. Kaya sabi ni YouTube team, baka ayun din yung nakatulong sa channel ko, bakit ni isa wala akong copyright claim. Sige. Based on experience. Naniniwala ako sa iyo ah. Pero I also wanted to share what I discovered from my end. Ha? Sige, sir. Way back before na nag-Sunday Love to Call, gumagamit ako na sa background ko na ng non-copyright background. Kita mo yun, yung parang yung background na yun, yung hindi ko lang kung kita nyo ha. Ito, umapoy-apoy na to, ito, yung ano? Yung, sir. Mm-hmm. Sa mo dinownload yan, sir? Sa YouTube? Sa YouTube din. Right? Mm-hmm. And then, hindi ko alam ko yung pinakauna, pero lahat ng gumagawa ng mga lyric video na may ganitong background, nagmamatch sa video ko. Pwede ko sana i-copyright. Yung Thursday Love Talk, tapos andun yung video ako, tapos ito lang yung background ko. Tapos ngayon, yung mga lahat ng mga gumagawa ng video na may ganitong background, yung moving background, nagmamatch sa akin. Pwede ko sana i-copyright. Eh, hindi naman akin yung video eh. Sino ba lang para mag-copyright? Diba? Yeah. Pero what I'm saying is that, itong ang background lang eh. Iba yung audio niya ha. Iba yung audio niya na sa akin as copyright eh. Yun pa kayang clip talaga. Alam mo. So, pero naniniwala ako na nalulusutan talaga pagdating sa yung AI. Yung AI ni YT nalulusutan. YouTube. Ang mahirap lusutan dyan pag yung nakita ng may-ari mismo na o korte na ang susulat sa iyo. Di nagpapaliwanag ka na. Parang ganun. Yun ang ano lang. Pero napakaganda nung na parang meron kaming kasi iba yung nakasulat dun sa copyright implementation sa YouTube. Naman napakalino dun yung about yung mga myth about copyright claims. Nakasulat yan dun. Copyright sa Mythbuster ng copyright. Yes, oo.
copyright. YouTube help. Pag pagbabasahin mo talaga doon, nakalagay doon na wala sa haba or sa kung ano, kung kaano mo kayo haba. Opo. Totoo, totoo. Na, ang nakakatuwa, parang meron tayong isang buhay na saksi na pwedeng gawin, pwede palang gawin yun. Na pwedeng i-explore nung iba. Okay, pero ano ha, balikan lang natin yung title. Mikey Lifestyle, shoutout sa'yo. Sa yung topic natin, again, yung usapang copyright, guys, ha. Gusto ko itong i-discuss dati yung copyright. Sabi ko nga, nung nagkaroon tayo ng discussion about copyright sa picture ni Imelda Marcos, sabi ko kung may copyright ba sa picture. Copyright is a very complicated and ano bang tawag dito? Kasi ano eh, pwede siyang pagtalunan, hindi pagtalunan, but pagdebatehan kung ano. Mm. Pero laging tinitinan palagi dyan is yung economic value. Eh. Pag naapektuhan mo na kasi yung economic value ng isang video, ng isang picture na ginamit mo, nang walang pahintulot, kahit pa sabihin mong under fair use yan, may criticism ka, may narration ka, mayroon kang binigay na value, I can still file a case against you kung naapektuhan na yung economic value nung ano, nung kung naapektuhan na yung kita ko, like for example, like hindi na, di ba, yung dapat, may mga ganyan. But again, of course, number one dyan is kung madidetect. Pag hindi na-detect, hindi sila makakapag-file ng complaint, hindi sila malalaman. Pag na-detect, hindi naman automatic lagi na nagbibigay sila ng copyright kasi nga pag nakita man nila na ay okay lang naman, marami naman gumagamit ng video ko or something ganyan, no, hindi naman naaapektuhan, iba naman yung sa kanya yun. Ang sinasabi lang natin is there's still a chance, okay, pero again hindi natin nililimit, ayaw nating ikahon kayo na wag niyo gagawin to kasi baka mangyari sa inyo. Pag as you grow as a content creator, mamamaster niyo yan. Meron nga tayong masabi ko nga, meron ako mga kaibigan na master na ang pagrepurpose ng content, na talagang kumikita sila ng 100,000, more than 100,000 per month. Trust me guys, napapasana all na lang talaga ako minsan. Nasabi sa kanila, ba, balata naman. Pero, ano eh, master na nila eh. Alam na nila kung kailan delikado yung channel nila, kung kailan dapat sila magpahinga muna. Alam na niya kung kailan siyang pa-private ng video. Alam mo yung ano, sabi ko, as expert ka pa sa akin. alam mo na yung ano eh, yung parang limitasyon mo kay YouTube. Oy, ano na, 3 months na. Ano muna natin yung mga to, ganyan muna. Oy, may dalawa na akong strike. Kailangan muna magpahinga tayo. Ganun siya, alam niya. Pero yung laki ng kinita na niya sa YouTube, talaga namang mapapasana all ka na lang. Sa nakabili na ng bahay at ano, sa yan. Because of the earnings. And unfortunately, hindi ako kasing galing niya. Ganyan. So, hindi natin, tsaka iba yung goal eh. So, again, magkaiba yung pwede. Magkaiba yung lumulusot sa pwede. Dito sa ating channel, ina-explain ko sa inyo yung policy na nandyan para if in any case magkaroon ng problema, alam nyo kung ano nangyari. Hindi kayo mabibigla. Ay, kasi ganyan, kasi ganito. Kasi minsan ganun eh, yung mga viewers natin hinahanap sa atin yung sagot. Ba't ito ganyan? Ba't ito ganyan? Eh, sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko sasagot. Basta ito yung policy. Ito yung policy. Alam dito yung naman na-violate mo. And again, sa Lisk TV, maraming salamat sa contribution mo tonight. Baka ikat ko yung portion na sinabi mo sa amin nga na ano, para for other content creators na gustong gumawa ng ganyang content, they'll be able to know na ay, pwede pala to or lumulusot pala to. Pero ayun nga, yung akin lang, magkaiba yung lumulusot sa pwede kaysa doon sa kung ano nasa policy. And kung lumusot yan, good job. If hindi tayo pwede magsisiyan. sabi kasi na ganito eh. Hindi. Sinasabi ko sa inyo kung ano nasa policy. Alright? Oy, baka meron ka pang...